Hi, ito po yung After Effects Basic Training Tutorials. At ngayon, pag-uusapan natin ang titles, Keying and Transparency, and Motion Tracking. And then, let's go to the Keying and Transparency. I hope nga na meron ng lahat ay meron ng After Effects ngayon. Naka-install na o na-download na yung binigay kong After Effects. Kasi this week, bala ko tatapusin ko lahat talaga to. Kung di matapos ng 1 hour, mag-re-record ako ng video, tapos i-upload ko na lang, i-send ko na lang sa inyo yung link para sa lahat ng topics, tapos para magbigay na rin ako ng mga activities within the week. Para next week, mag-check na lang natin kung ano nang ginagawa nyo sa activity na ibibigay ko this week. Okay ba yun? Ito yung green screen na clip natin. Alam natin lahat ng movie, meron yung green screen, especially mga sci-fi, lahat action, maliban na lang sa drama. No, bihira na lang magamit ng green screen, pero most of movies gumagamit ng green screen, dati pa yan. So, ito yung green screen from After Effects. So, this is the clip. So, let's go to effects. And then, so we're going to key out the screen, itong green or blue screen. Minsan kasi gumagamit sila ng blue screen. Dalawa na yung ginagamit nila in keying. Blue at saka green. Okay, let's go to effects. And then keying. Choose key light. And then dito, ito na yung mga properties niya. Let's change the screen color. Pick natin. So ito, nakikita natin. Naka-transparent na siya. Pero meron pa siyang mga ano to, mga stuff, madumi. So let's try to adjust. Let's go to screen matte. I-decrease natin yung clip white. Tapos increase natin yung clip black ng konti. Tapos siguro yung gain, i-adjust na natin. I-higher natin yung gain. So ito na. So madali lang. Pero actually itong keying, ito matagal talaga to. Especially pag yung specific talaga yung ginagawa natin. Dapat malinis talaga. So for just tutorial purposes. So ito na yung nangyayari. So ready na siya. Pwede na siyang lagyan ng kahit anong background, no? Ready na siya. And then after that, let's go to masking muna. Actually, yung masking, very ano to, powerful tool at saka ano to, kana useful talaga siya. Ito just like ano nasa Photoshop, meron din siya. So, actually dito, parang cutter siya. For example, dito tayo sa tool palette, ito yung pin tool. So, i-draw natin siya. Yan. Off ko muna yung key light, ha. So, ayan yung masking. Meron siyang path. Pwede rin, kung hindi ka magdo-draw, delete muna natin, ha. Pwede rin gamitin mo yung shape tool para diretso na. Depende. So, pwede ka shape tool, pwede rin mag-pin tool ka. Balik tayo sa ano, pin tool. Kasi ano to, very specific ang ano clip natin na. So, ayan, kinakat natin, gusto natin wala na yung ibang part ng video na hindi natin gagamitin, kailanganin. So, tingnan natin yung mga properties niya. Meron siyang shape, path, ito yung path. Yung path niya, pwede natin siyang as usual, kasi nasa After Effects tayo, animatable din siya. So, for example, keyframes tayo dito from here. Kasi naglalakad siya. Actually, yung camera kasi nag-move, kaya hindi siya nagka-cut. Pero pwede mo siyang i-move yung keyframes mo. Yung path mo.
So, yun mo. So, animatable siya. Lahat dito ng, sa After Effects mo ay animatable. So, meron siyang feeder. Mask feeder. So, it will soften the edge. Depende sa adjustment, depende sa gamit mo. Especially mag ano ka, gumagawa ka ng mga video collage, magagamit mo siya. Tapos opacity, and then the other one is expansion. Expansion siya kung shrink in or shrink out. Yun yung gamit ng expansion. Feeder at saka expansion. So let's go back to key light. I-try na natin lagyan siya ng background. So ito na yung footage natin. Cut out natin to using pin tool. Adjust na natin yung duration. Siguro hanggang dito lang. Just to see what happened pag nalagyan na natin ng background. I-click natin itong transparency button. Makikita natin na wala na siyang background. Ito pa, adjust lang pa natin ito. Ito, interesting ito. Magagamit ito. Gagawa kayo ng mga reports, special effects, para sa presentation nyo. So, ayan. So, ready na siya. Medyo malinis na siya. So, adjust natin. Keyframes tayo. Mask. Okay, ito yung keyframes. Adjust natin siya. Yung point lang. I-adjust natin. From there. Then, up to here. So, up to here. Let's trim the work area. So, hanap tayo ng video. Let's go to project window. Ito yung mga files natin. So let's try this. Let's see. So, parang movie na rin siya. Nasa movie. Render natin. So, yan. Yan ang power ng keyframe. Keylight. Okay. And then, so yan yung key light effects ha, yung green screen natin. So, pwede na kayong gumagawa ng ganyang effects using the key light na effects from After Effects. Now, let's go to transfer mode. Kung sino nakagamit ng Photoshop, meron dito sa Photoshop. Yung transfer mode, it will blend the layers beneath the layers. So, parang mixing siya. I-mix mo na yung layers from layers. So, yan yung transfer mode. So, let's try. Let's add another clip. Ink. Kaya yun itong paint splatter. So, meron siyang white na paint at saka black na background. Solid yan. Hindi naka, ayan, walang transparency yan. Solid video yan. Black and white. So, let's go to transparency mode. Dito, ito yung transfer mode. Yung blending options niya. So, kung, for example, wala siya dito sa timeline, click mo lang to, yung toggle switch. Or A4. A4, lalabas siya. Wawala. So, let's try the screen. Ito, maraming option yan. Depende sa gusto nyo. Try nyo lang. Explore yung lahat to para malalaman nyo kung anong effects na babagay sa gusto nyo project. Render natin. So, sa screen, dinidelete na yung black na part, darker part, at saka yung
nare-retain yung white. So paint, parang paint talaga siya. Pwede siya pang effects, pang title black na gagawin yun. So yan. And then let's try the this one is divide, multiply, multiply is reverse siya, reverse siya sa screen. Kinakatap niya yung puti, yung white part, saka naiiwan yung black. So, parang pwede siyang pang transition actually. Yan. You can adjust the ano ha, the splatter, paint splatter. You can adjust, you can rotate, anything. You can transform the paint splatter and also the source video. So depende sa gusto niyo ng project. And then pwede rin siya yung transfer mode, pwede rin siya sa mga image. For example, magagamit din siya sa pagkakata ng image. Let's see the screen. So yung white part yung nag-display. Pag ginamit mo yung multiply, yung darker part na nakikita natin. So pwede siya pang ano, mixing ng mga videos natin. Pwede tayo mag-mix ng mga images, mga grunge images like this. And then we go to overlay. Parang ano siya, parang combination ng both the screen and the multiply effects. Sorry ha, medyo maingay. May nagtatrabaho kasi dito. So yan. So that's the transfer mode. So dito ha, may kalimutan. F4 mo lang, so makikita yung transfer mode. Transfer mode. Magagamit mo yan pag mag-compose kayo ng project. Mag-start na kayo ng your own graphic design. And then let's go to track mat. Sa king and transparency pa rin tayo. Let's go to track mat. Yung track mat, magbibigay siya ng transparency doon sa layer na wala pang transparency track. For example, like this one, solid video pa siya. So ang ginagawa ng track mat, lagyan niya ng transparency track. Okay, let's see the example of this video. Ito yung video, solid white and black, just like the splatter. But we're going to use a different techniques. And then let's change this one. We have the track mat here. Let's change to Luma mat. Now you can see yung white part nare-reveal yung ano niya, yung video behind sa ink drop natin. Ilas natin yung video. Yeah. So yung white part dinidelete niya at saka na-reveal yung video natin. Yan yung purpose ng track mat. Check na yung toggle, yung transparency toggle. Makita mo, naka-ano na siya. Transparency na siya. Wala na siyang background. So, yan yung difference. So, pwede siya pang, ano na, effects, transition. And then, from here, you can adjust the track mat also. You can resize. You can rotate also. Depende sa project nyo. Ganun siya.
And then itong yung source natin pwede natin papalitan. We can change this from video to photo or picture. Let's turn it off. Meron tayong tip. Paano natin i-change to na isang ano na lang, isang drag lang. Hanap tayo ng picture. Ah, ito yung cloud. Just hold alt. Hold alt. And then drag your picture into your target clip na gusto natin i-change. See, automatic na siya. Hindi mo na kailangan mag-lumamat ulit. So, mas mabilis siya. So, yan. Pag-change ng clip. Especially pag nakalagay ka ng maraming effects. So, mas madali na lang siya. And then, another technique na pwede mong gamitin is this inverted. So, inverted. Meaning, reverse siya. So, yung white part naman, yung dinidelete niya. Saka yung black na part niya, darker part, na re-retain. So, you can add, from there, you can add another clip. Okay. Just like a transition. See? So, pwede siyang parang transition siya. So that is keying and transparency. Track matte, transfer mode, key light, green from for green screen, and then masking. Okay? So that's all for transparency and keying. And then let's go to titles or text. So let's add a text. Ano na to? Madali lang to. Paano mag-add ng text? So, punta tayo sa tool palette. Add ng text. Lagay natin sa center. Shortcut para lagay natin sa center. Control home. Ano? Control alt. Sorry. Control home. So, yung control home nagdedepende sa base point mo, sa anchor point. Nakita niyo kanina, yung anchor point na nandito. So, pag control home mo, kapag balik natin. Ayan, nandito yung anchor point. Pag shortcut mo to center, ayun yung center. So, yung text mo, hindi naka-center. So, dapat, ilagay mo na yung anchor point mo at the center. Ang shortcut niyan is control alt home. Saka ka mag control home agad sa center. Okay. Hi. Ito yung text. So, from the text, ito, dito tayo sa character. So, dito tayo mag-change ng font. Click mo lang, tapos scroll down. Madali na lang. Madali lang dito talaga. Tapos, yung font size. Yung font size natin. Tapos, ito, leading. No, leading. Ito yung tracking. Yung distance niya. Sa bawat character niya. Ito yung leading. Yung distance niya per line. For example, so ito yung leading. Ito naman yung tracking. Tapos pwede rin tayong maglagay ng stroke. Example, this one. Go to color blue. Pwede natin palitan ng gano'n siya kapal yung stroke niya. And then, yung stroke, pero siya overfill. Fill yung stroke or overstroke. Fill overstroke. So, depende sa, parang may mic na siya naka-on. So, yeah, yan. Yan yung pag-adjust ng
font. Tapos meron din tayo ditong paragraph, it's either center or left right, then alignment. For example, meron kang dalawang text dito. So, itong alignment na gagamit ko pag especially ng PowerPoint or presentation ka. Example, ito, alignment left. So, pag marami kang text dito, so, click mo lang to para sure siya na naka-align talaga siya. So, scroll mo lang to. Tapos, punta tayo sa ano, animation presets. So, off natin ito. Okay. Dito sa animation presets, dito natin makikita yung mga preset na animation para sa text. So, wala to sa Adobe Premiere. So, dito lang to sa After Effects. So, just go to Effects and Presets. Go to Text. And then, here. There's a lot. From Tracking, Scale, Rotation, 3D Text. Let's try 3D Text. Ayun, paborito. Paboritong, ano dito. Text ito. Ano dito. Drag mo lang. Set render. Saan naman yung keyframe? Ayun, layo pa. Sorry, ito na. Beginning. Okay. Ayan. Ano yan? Ayan, sa 3D yan. Meron pang blur ito. Maganda din to. Try natin. So, this is just an example. Oh. Blur. Ito, itong mga effects na to, very useful na mga gamit to. Adjust mo lang yung duration, speed duration. Move away yung keyframes from each other para mag-adjust yung duration at saka yung timing niya. Ayan, maganda. Maganda yung effects na yan. Marami pa. So, kayo na mag-explore nito. Depende sa gusto nyo. Problema nito, walang preview. So, hanap tayo ng preview. So, gawin natin. Dito tayo. Click natin to. Effects and presets. Kita nyo itong parang may lines. Click natin yan. Tapos, browse presets. Ito, maganda to kasi tingnan natin. Ano may yari. Text. Double click. Ay, ang computer ko. Okay. Ayan. Dito na tayo. Ayan. From here, maganda nito, makikita mo na yung animation sample niya. So, from here, pwede ka na makapili dito. Ah, ito yung gusto kong animation. Kasi doon, unless na lang kung mayroon ka ng mga preferred mga animation ang gusto mo. Pero kung gusto mo mag-explore, pwede ka dito. Browse mo muna. Okay? So, that's for the titles. Madali na lang. Gawa tayo ng sample na ano, titles. Parang simple na intro animation para sa title na section natin. Ito yung Hope Channel. Yung Hope Channel atong gagawin natin. Ito natin to, Hope Channel. Ito yung official na ano natin ha. Logo, Hope Channel. Ang font, ito talaga yung font. Source Sans. Huwag kayong gagamit ng ibang font para sa Hope Channel na logo natin. Source Sans ang gagamitin natin para meron tayong branding. At kapag gumagamit kayo ng official na logo, magamit kayo ito talaga, yung yellow at saka blue. Para sa mga official, especially mga printed na ano, material. So, ang gagawin natin, cut out natin to kasi picture to eh. Kukopyahin lang natin yung font niya.
change natin source sans. Try natin source sans. Ayan. Ito yung official font style ng Hope Channel. Itong isa, I think, ano to? Bold. Ayan. Tapos yung isa, cut out ko siya para maglagyan natin ng simpleng animation lang. Tapos ito, parang ano to? Regular. Ayan, regular. Font size niya. Ano to? Mal, paki, ano sa? 125 ang font niya. Okay. Tapos yung tracking, 0 natin. Tracking 0. Ayan na. 125. Ayan, magkasing ano na, magkasing laki na siya. Magkasing size. Ayan. Tapos, gamit na yung masking. Para i-cut natin ito siya. Yung text, kunin natin yung text kasi hindi natin lagyan ng preset na animation sa text. Invert natin para yung sa kabila ang lumalabas. Huwag natin kunti. Inay natin. Sorry. Check na natin. Delete ko muna yung animation niya. Text animation. Sorry. Tapos, change color natin ng blue. Ito yung official. Ah, sorry. This is the stroke. Click natin to. Yung pinakauna. Ito yung gamit natin na pick tool. Tapos, ito yung isa. Ayan. Tapos, gawin natin. Lagyan natin ng isang text, Western Visayas. Tama ba? Visayas. Ayan. All caps natin. Adjust natin ang size niya. Tapos yung tracking niya. Try natin ang light. Ayan. Para mas iba siya. Hope Channel Western Visayas. So, gagawin natin itong unahin natin animate yung logo. So, click ko na yung 3D niya. 3D space. Tapos change ko yung rotation tsaka yung scale siguro. Ayan. Okay ng keyframes. Another keyframes. Tapos adjust natin from 100 to 0 and then 180. Yan. So ito yung simple na ano natin. Easy is F9 para mas smooth siya. So, bilisan po natin kundi. Lagyan natin ng bilisan pa natin. So, bilis pa. Ayan. Bigyan natin ng motion block. Ayan. Motion block siya. So, next.
animate natin yung gagawin ko, parang kakrap natin yung text. I will mask the text, the hoop channel. So lalabas siya yung channel from here, tapos dito. Tapos yung hoop naman, yung hoop sa kabila naman. So, gawin ko yung ganong masking. And then let's click the animate, then the position. Ito different ano to, ibang position to sa transform na position. Position to sa animation. Then ang keyframes. So lalabas siya from there. Balik tayo yung keyframes natin. Dapat dito siya sa una. There. Tapos, pasok siya dyan. Isi-ease natin para mas smoother. Tapos yung isa. Yung channel naman. Gawin natin yung masking para hanggang dyan lang siya. Kakrap niya yan. Dyan lang siya sa loob ng masking. Mag-animate. Position, ada keyframes, katulad din sa ano, yung duration na, pareha sila. Keyframes and then adjust the position. And then add F9, ECS. So, yan. Yan yung effects niya. Yan, try natin. Sample effects, sample animation lang yan. Marami pa kayong magagawa. Just to ano na, show you. Tapos yung Western Visayas, lagyan natin ng ano, preset. Gusto ko yung ano, yung evaporate ba yun? Ginawa ko kanina. Try natin evaporate. Reverse natin. Kasi pabaliktad itong evaporate. Kasi evaporate nga. Mawawala siya. Parang out if, out animation siya. So, binaliktad natin. Lagyan natin. Dito na siya. Mag-animate after ng hoop channel, Western Visayas. Ayan. Channel, Western Visayas. Ayan. Siguro yan na yun. Okay na yung timing. Cut natin to. Para work trim area. Tapos, lagyan tayo ng background. Add solid. White lang. Siguro, add tayo ng gradient map. Radial. So, dapat white sa gitna. And maybe bluish dito. Ayan. Parang may ano lang siya. Try natin. Ayan. So, meron lang tayong simple animation para sa ating Hope Channel Western Visayas. Pwede natin lagyan ng meron akong video dito. Ito. Just to add ano lang, colors. Pero ito, dark yung text natin, yung logo, tapos dark yung background. Hindi pwede yan. Dapat nag-contrast siya para mas ma-reveal yung text natin. Dapat contrast tayo. So, gamit dito tayo sa transfer mode. Siguro overlay or overlay lang siya, pero adjust tayo sa gradient map para mas re-reveal yung video background natin. Ayan. Darken natin kundi. Ayan. So, ayan. So, yung logo natin, contrast siya, darker siya. Tapos yung background, lighter.
para mas klaro yung logo natin. Ayan. So, meron na tayong simple animation intro para sa Hope Channel Western Visayas. Marami pa kayong magagawa niyan. Very interesting to motion tracking. Malingaw man ni motion tracking. Maya ka na. So, sa motion tracking, meron siyang option doon na pwede kang maka-stabilize, pwede kang maka-track. So, let's try first the stabilize. For example, meron kang, sorry, let's drag this video. Let's cut. Trim ko lang. So, ito yun. Shaky na footage. So, for example, may shots kayo na gusto, kaya lang, shaky siya. So, paano natin? Anong gawin natin? Gawin natin. So, let's ask help from the After Effects motion tracking. Okay, let's go to double click. Track motion, and then from here, track camera, track motion, stabilize motion, warp stabilizer. So dito tayo sa stabilize motion. Click natin yun. Ayan. So makita natin yung track point. Itong yung small na box, yung smaller box, yan yung tracking points. So, yung tracking points, yung track area, yan yung track area, yan nag-i-indicate kung ano ang hinahanap niya. Indicate what to search for from frame to frame. So, ito naman yung malaking box. Yan yung search area. This is where your track area can be found. So, pwede mo siyang adjustan. Adjust mo siya. For example, shaky yung video niya. Pwede siyang adjustan ng kunti. Pero mangyayari yan, mas babagal yung rendering mo kasi malaki yung area na si search niya. So, let's try. So, makikita niya natin yung clip. Parang naro-rotate din siya. Add tayo ng rotation. Then, hahanap na tayo ng tracking points. So, dapat sa tracking points, yung tracking points dapat talaga nakakontrast siya from the surface. Unique siya. Para mas madali siyang ma-search. So, hanap tayo ng contrast. Ito siguro. So, ito. Tapos, yung isa naman, hanap tayo. Saan muna natin? Let's try here or this one. So nakikita nyo, nagzo-zoom siya pag nag-a-adjust kayo sa tracking points para mas makikita nyo yung detalye mismo. So meron na tayong dalawang tracking points. So let's go to analyze. Here's the button, analyze forward, analyze backward. Let's go to analyze forward. Ayan, tatrack na siya. I-press U. Kita natin yung mga keyframes na ginagawa niya. Pero sa side na to, wala pa. So, track lang natin to the left. Ito, analyze background to the left. Okay lang yung mag-overwrite niya dito. Walang problema. And then after that, apply natin. X, Y. Let's try. Let's see kung ano mayayari.
Sorry ah, na small ano, maliit yung video ko na nalagay sa frame. So nakikita nyo, hindi na siya shaky. Zoom in lang natin. Render natin. Sorry ha, na, yung footage ko kasi nalagay sa small na ano, ibang composition. Balik ko lang ha. Try ko ulit. Ibang composition sa nakalagay. Balik lang tayo. Double click. Stabilize. Tapos adjust natin. Depende sa ano ha, sa situation kung saan magandang ano, magandang tracking points. Pwede natin dito. Then let's analyze. Ganyan. Para mas makita niyo yung effect. Kasi ibang composition na lagyan ko kanina. And then apply. Ayan. So nakikita nyo, stable na siya. Yung problema, may crop siya. So ang gagawin natin, zoom in lang natin. Kasi yung sinuset natin na tracking points, nagmo-move yung layers based on the tracking points na sinuset natin dito. So kaya, meron siyang mga dark spot o dark area. So gagawin natin, scale lang natin. Scale natin kunti. Ayan. So ito yung original footage niya. Tapos ito naman yung nakatra ano na, stabilize na. So that is stabilized. Let's go to single point tracking. Okay, let's get another example. This one. Okay, 15 minutes. So, ang gagawin natin, ito lang na part na ito. Only 3 seconds, this part lang. Trim natin yung work area. Okay. So, let's go to track motion. Hanap tayo ng magandang tracking points. Dito. Gusto ko daw. And then analyze. Click analyze. Tingnan natin. Ayan, tatrack siya. Oop, oop. Ayan. Tapos add tayo ng null object. Itong null object, hindi siya na-render. Parang ano lang siya, isang viewport helper, no? It doesn't render, but it
it allows you to store information na magagamit mo for other things. Just like na gagawin natin ngayon. Mag-store siya information para magagamit natin sa ibang bagay. But it doesn't render. Hindi natin siya makikita. Kahit i-off mo pa to, okay lang. So, yan yung null object. Tapos, i-detarget. So, yung null, yung target natin para sa tracking animation natin. And then, apply. XYG. Ayan. Gagawin natin ngayon. Add tayo ng solid. Go lang tayo. Masking natin konti. Hindi ako magaling mag-drawing eh. Yan. So, parang call out. Effects. Tapos, again na din ang text. I know what you are thinking. I know what you are thinking. Kita na yung text ng layo. Adjust natin yung leading. So, practice pa rin to. Parang center natin. Adjust size. Adjust tracking. Adjust the font style to I like black. Para mas klaro siya. Ay, sorry. Tawin natin ito. Adjust natin yung box. Okay. For ano lang. For tutorial purposes lang. So, dito, gagawin natin, i-parent na natin to. Yung box natin, saka yung text, to the null object. So, tingnan natin. Render natin. Yan. Yan yung single tracking. Pwede siya pang reports. Pwede pang title block. Depende sa project nyo. Then, kung gusto mo pang lagyan ng additional effects, gusto mo ng additional trabaho, lagyan natin yung masking. Try natin na. From here, off muna natin to. Para makikita natin yung ano din. Power ng masking. Anong mga magagawa ng masking. Example, kahit hindi na refine ha. Zoom in. Space bar para ma-move mo. Trace mo lang siya. Then add keyframes. Mask. Path. Adjust lang natin. Very quick lang para. Yung alt at saka scroll button magagamit mo pag magagawa ka ng multi-trace ka, gawa ka ng masking. Hanggang dito lang. Try lang natin. Ayan. Tapos adjust natin to. So, parang ano, yung effects niya,
Andun siya sa likod ng babae. We can adjust our tension ito. Dito lang. So, yan yung text. Sabi, ganitan natin yan. So, purposes lang. Yan yung tracking, single tracking natin. Kasan pa natin yung video. And then last, ito yung perspective corner in. Okay, yan yung single tracking. Last na lang, kasi kasi na. Balit natin ito. Save the file, this one. Okay, 5 minutes. Okay, last. Ito na lang. Let's make another composition. Bilis lang to. This part. Trim natin yung work area. So, gagawin natin yung perspective corner in. Back motion. Perspective. Corner pin. Adjust natin. Home tayo din sa corner. Tapos itong iba. Search area, yung tracking area. Just not in tracking area, it's a search area. Try to analyze. Click analyze. Hindi maganda yung tracking dito. Anyway, that's the idea. Hanap lang tayo ng tracking, magandang tracking points. Adjust lang natin. Okay, nasa ang sinay. So, let's add this clip. And then, let's edit target. Natin sa taas. Ayan. So, ano yung edit target natin? Try to render, ha? Ayan. Hindi lang maganda yung tracking dito banda. Oh. Pero pwede pa ito siyang adjustan. So, yung idea. Yan yung idea. So, continue natin. So, gagawin natin para ma-adjust natin yan. So, yung green screen, delete natin yung green. Cut out natin. Light, then adjust, change the color, adjust the screen matte, decrease the white, or increase the black, and yan siguro yan. Para ma-hide natin yung
shaky part. Ayan. Kikita natin, nasa ilalim na siya. Ang gagawin natin, isumin natin kundi. Okay. Render natin. Ayan. So, that's the idea. Respected corner theme.